Alam nyo, naalala ko po nung nag-aaral pa ako, sa labas ng classroom namin, may nakapaskil na signage na ang nakalagay, attendance is a must. Ibig sabihin, bawal mag-absent. Bawal ang absent. Dahil kapag wala ka sa classroom, kapag absent ka palagi, you will definitely miss many things. Alam po natin, mahirap maghabol ng leksyon kapag lagi kang absent sa classroom. My dear friends, today is the feast of St. Thomas the Apostle, also known as the Doubting Thomas, based on the story that we heard in our gospel today. And what was his fault? Why did Thomas doubt? According to one commentary, it was not because he was lacking of faith in Jesus. Simply, it was because he was absent when Jesus first appeared to his disciples after the resurrection. He missed the opportunity of witnessing the risen body of his beloved master. That is why we can say that his doubt was based on his longing for Jesus. It was based on his longing to see his beloved master. Ang kanyang puso ay napuspos ng panghihinayang at pananabik na sana siya din. Nakita niya rin sana ang kanyang pinakamamahal na guro kung hindi lang siya absent noon. That is why Jesus went back in order to console him. Jesus wanted to heal the wounded heart of Thomas. Alam ng ating Panginoon na ang puso ni Tomas punong-puno ng panghihinayang, punong-puno ng pagsisisi. Bakit? Dahil absent siya. Pero bumalik ang ating Panginoon upang ipaunawa sa kanya na walang nagbago. Dahil mahal pa rin siya nito. Na kahit hindi man siya naniwala sa sinabi ng mga disipulo sa pasimula, alam ng ating Panginoon na sa puso ni Tomas, siyang hinahanap, siyang inaasam. Kaya nga mula noon, si Tomas hindi na absent. Palagi ng present sa kanyang misyon dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. And your friends, in deepening our faith in Jesus, we can say that our attendance is also a must. If we really want to encounter the risen Christ in our lives, then we should always be present in the Eucharist for Him. Masasabi natin, sa misa tinatagpo tayo ng buhay na presensya ng ating Panginoon upang bigyan ng kasiguraduhan ng pagpapana ng grasya ang ating puso sa pagharap, sa bawat hamon, sa bawat problema ng buhay. Kaya nga kung absent tayo palagi sa misa, we can say that we will also miss many things. Tingnan natin yung iba, angal ng angal na mahirap ang buhay, na mabigat ang buhay, hindi naman nagsisimba. Absent naman palagi pagdating sa misa. Diba? Yung nirarasan, Father, may COVID pa eh, takot pa ako eh. Absent sa misa, present sa lakwatsa. Absent sa misa, present sa mall, present sa beach, saan ang ustisya. Takot tayo pumasok sa simbahan, pero hindi tayo takot pumasok sa grocery o kung saan-saan. Sabi nga natin, mahalaga ang Eucharistia sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon na mga problema, sa panahon natin ngayon na punong-puno ng takot ang ating puso. Anong makakapagpahupa sa puso natin? Ang kasiguraduhan ng presensya ni Kristo sa ating buhay. At saan natin matatagpuan yan? Dito sa Eucharistia, sa Misa. Kung present tayo mismo sa banal na pagdiriwang. My dear friends, just like St. Thomas, may we also profess our faith in Jesus as our Lord and God. At simulan natin ito sa ating katapatan sa Misa, kung saan tinatagpo tayo ng ating Panginoon at pinagpapala sa ating buhay. Let us always remember, in the Mass, attendance is also a must. Amen.